Samantala, ilang linggo bago ang ikalawang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay abala na ang Kamara sa paghahanda. Kabilang sa kanilang inihahanda ang mga magiging hakbang sakaling magkaroon ng lindol. Si Karen Villanda sa detalye. Rise and shine, Karen. Higit isang buwan bago pa ang ikalawang State of the Nation address si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Hulyo, puspusan ang paghahanda sa batas ang pambansa. Masinsina inayos ang dambuhalang watawat ng Pilipinas na ilalagay sa plenaryo. Nilininis na rin ang buong batas ang pambansa complex para sa nasabing pagtitipon. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, 2 conference room ang gagamitin dahil inaasahang lalampas sa 500 katao ang dadalo sa sona mula sa Kongreso, Senado at Malacanang. Gayunman, lilimitahan pa rin sa isang guest ang maisasama ng bawat senador, kongresista at iba pang dadalo. We will be opening 2 function rooms, yung Romuald de Sol tsaka Legislative Hall, no, for the other guests for medical reasons or for some other reason, ayaw na nila doon sa plenary dahil very restrictive kasi pag nandun ka sa loob ng plenary hall. You have to be seated before 3 p.m., di ba? Tapos by 3 p.m., which is 1 hour before SONA, isasarado na lahat yung doorways. Kaugnay naman ang naranasang pagyanig sa Calatagan, Batangas na naramdaman rin sa Quezon City, inihahanda na rin ang simulated emergency plan. Nagkaroon kami ng konting problema ron dahil wala pala kaming alarm system na functional. Kailangan babasagin mo pa yung glass doon. So in our meeting today of the Execom, we decided kailangan meron general alarm, no, na maririnig ng lahat ng tao dun sa buildings. No? We have several buildings kasi. Kasama sa pinaplano ngayon ay ang mga dapat gawin habang lumilindol at pagkatapos ng lindol, maging kung saan ang magsisilbing evacuation area at meeting point ng mga dadalo sa oras ng kalamidad. Gayunman, hindi pa rin naman tiyak hanggang ngayon kung ire-require ba ang face mask at antigen testing. Pinag-uusapan pa lang ngayon yan eh. Depende kasi doon sa health protocol na we will have to agree with the Senate and then the Office of the President. Iniintay namin kasi yung June 30 pa baka magkaroon na ng announcement tungkol sa COVID-19. No? Kasi you know, lalos lahat maraming bansa na ang nag-declare tapos na yung pandemic. And they are just treating COVID-19 as one of those endemic diseases. Sa June 24, itinakda ni House Secretary General Velasco ang kanyang self-imposed deadline para sa paghahanda sa batas ang pambansa para sa SONA. Nakatakda rin magsagawa ng dry run para tiyaking pulido ang magiging SONA ng Pangulo. Hindi naman 100% pero dapat ready na lahat para we have 1 month to adjust kung may mga kailangang papaguhin or i-reviewin. Merong pa kaming time. But of course, magkakaroon niya ng simulated ano, no? So na, kunyari, together with the Senate. Sa huling Sabado at Linggo naman bago ang SONA, ila-lockdown na ang House of the Representative para sa seguridad sa lugar. Karen Villanda para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.